nakatira sa ilalim ng bahay, squatters area, factory worker, high school undergraduate, maliit na babae, napakangayan. Siya lang ba yan? Ang daming ganyan sa buong global. The secret was, and step up, I assume a responsibility. They believed in themselves, they changed their attitudes, they learned the business. Ngayon, they didn't say. Sa papapakilala ko, next, Mr. Yuri Mesagrande. This one is our top distributor down in General San Jose. Sidewalk vendor. Alam mo, pag nasa General Santos ako, yung sumusundo sa akin. Makasakit din sa kanya. Pag dumadaan kami, let's say, sa highway, tapos may makikitang nagbebenta yan ng mga tao sa daan, kakalabitin ako, sir, ganyan ako daan. Drive na naman siya. Pag may nakita naman kami nagbebenta ng duyan sa daan, sir, ganyan ako daan. Drive na. Pag may nakita kami nagbebenta ng basahan, sir, ganyan ako daan. Pero habang ginagano niya ako, nagmamaneho siya ng brand new Ford Everest. Balik. Parang adik lang yun. Next. Ang layo. Iba pag may tira. He's a global ambassador. He's a millionaire circle. He's a member of the Speakers Group. Yuri Mesagrande. 500,000. 600,000 per month. Ang average income. Next. Nagpapagawa ng bahay na yun. Sa General Santos. Tiyatayo na yung foundation. One of the largest groups right now in Kenya. Nagkaroon tayo ng BCO sa Kenya. Nagtayo ang company ng product center sa Kenya. Ladies and gentlemen, dahil ang pinakamalaking group doon ng anak under ni Mr. Yuri sa ground. Next. From rags to riches. So yung pinakamalaking grupo ngayon sa Kenya, grupo ni Yuri. Can you imagine si Yuri? Nakatira sa bundok before. Ngayon kahit natutulog, gumikita. Kasi kahit natutulog siya, bumabangga yung grupo niya sa Kenya. Kasi opposite ang time eh. Diyan ka lang makakita sa networking that you can practically make money 24 hours a day. Kasi pagka ikaw, tulog, yung grupo mo sa ibang bansa, gising, eh di kumikita ka. Pag tulog naman nila, yung downline mo naman sa Pilipinas ang gising. Get the point? Yes. In global, trabaho ka ng trabaho ng trabaho. Sa una, nagbibuild ka ng network, wala kang bayad. Panayhataw mo, ako po, yung 1.5 na kikita mo ngayon, yung susunod, next month na. Ang tagal! Tira ng tira kung saan saan ka nagpupunta, sino saan ka nakausap mo, wala nang iniwala. Hindi lumalaki ang grupo. Pero pag tumubo na yung tinanim mo, ikaw kahit natutulog na, kumikita pa rin. Yes! Meaning, sa business na to, tapos na yung trabaho, kumikita ka pa rin. Tapos na yung pagbibuild mo, kumikita ka pa rin. Kahit matulog ka na maghapon, kumikita ka pa rin. Kahit huwag ka na magising. Let me ask you, napagod ka after 2 years. Pero after 2 years, kumikita ng 2,000, 3,000 piso. Kahit nagpapahinga ka, kumapatak yung DTC mo na parang taxi. Di ba yung DTC parang metro ng taxi? Can you imagine, friends? Tunay sagot na sa office ako. Kwentuhan kami ng mga mayari, Vice President. May bagong news. May bagong experience. Meron tayong branch sa Santiago City, Isabela. Merong isang tao doon, ba naman? Ang kwento ganito ha, kinakarating sa aming kwento. Kasi, ano na ako eh, late ko nang nalaman yung kwento kasi I was almost out of town. Kinuwento sa akin ni Espinosa. Alam niyo ba yung branch natin sa Santiago City, Isabela? Merong isa doon nag-walk-in para bumili ng product. Babae, bibili na si 24/7. Yung babaeng to, hindi niya alam kung saan ang branch ng AIM Global sa Santiago. So ang ginawa niya, pagpasok niya sa tricycle, sinabi niya doon sa tricycle driver, baka alam mo to kung saan nabibili si 24. Sabi niya tricycle driver, alam ko yan, member ako eh. Para magka-discount ka, gamitin mo na lang number ko. O sige, in other words, pumunta doon, yung tricycle driver, at saka yung babae, nag-walk-in. Pag-walk-in, sinabi doon sa BCO natin, dumating natin yung tricycle driver, gusgusin pa eh. Kasi lang, mag-apon lang sakali. Bibili lang po na C24. Inactive na ako for so many years. Matagal na,
hindi ko na alam yung number ko, pero pagamit na lang para magka-discount to. Pero hindi ako acting, sabi ng president. Sabi ni Resty nung BCO, eh ano ba pangalan nyo? Inig na yung pangalan. Tinawag kay Kuya Pat sa IT, sa Maynila. Pagkuha ni Resty, pangalan, inignan, pini-OS, guess what? Yung tricycle driver, global ambassador. Global ambassador, sabi nung ni Resty, yung BCO, global ambassador ka na? Ha? Ano yun? Sabi niya, alam mo ba, na pag ikaw mag-maintain ka lang, ang laki ng grupo mo, ng reorder, mag-maintain ka. Alam mo, sabi tricycle driver, ano yun? So in other words, kinausap ng BCO, kaya ngayon, driver, may commission ka, mag-maintain ka lang kasi, pag nag-maintain ka, yung grupo mo, sa reorder pa lang, may kita ka na. Eh, wala akong pera. O sige, ganito. Yung BCO, ako tangi muna kita. Okay, ng dalawang complete. Kasi hindi nga active eh. Bibilang kita under your name. Bayaran mo na lang ako. Basta ang importante ngayon month na to, mag-encash ka. Para next month, advance maintenance, may kita ka dahil GA ka, sayang. Pag di sinabi nung lalaki, tricycle driver, o sige, maintain, blah, blah, blah. Natapos. Diba, advance maintenance. Yung maintenance mo ng February, tapusin mo na ng January. Tama, naiintindihan ako? Yes. Para yung commission mo ng February, kailan mo makukuha? March. Last year nangyari to. Ngayon nag-maintain, next month, merong Unilever and Stair Step, the following month, nagpunta sa opisina. Kinubrancheke. Mahigit 100,000 piso. Downline ni Ryan Tomada. Mga onliner and downline. Sa kanya nanganak yung mga grupo ni Ryan Tomada sa abroad. Anak ka na laman. Bakit ko sa inyo binibuild up ito? Ibig sabihin, ganun ka-honest ang kumpan. Yes! Naman sabihin namin sa IT na, opat, iran mo nga lahat ng inactive distributor. Yung mga hindi ko magkukita, kumukuha ng komisyon nila. Tapos, kunin na lang ng kumpanya. Nako, ano yung ibig sabihin? Yes. Pwede namin pagawa yun eh. Ilan yung katulad ng tricycle driver na yon na hindi niya alam, may grupo siya, may income pala siya. Dapat sa kumpanya na yon. Dapat dito na lang tinuluan ni Resty. Na mag-maintain. Tama ba? But still, the company is very honest. Yun ang integrity natin eh. Yes. Yes. People like that, tricycle drivers, you know, sidewalk vendors, people really like that, the company is the same. Because they stepped up and they assume responsibility. Next. Leadership means, next, leading by example. You will have a lot of followers in your group one day. Para magkaroon ng down, yung downlines ninyo para maging masipag, dapat masipag ka. Gusto nyo ng productive downlines? Yes. O dapat productive ka. Gusto nyo ng downlines na nag-re-recruit lagi? Yes. Nag-re-recruit ka dapat. Kasi you can only influence people. You cannot, you know, hindi nyo pwedeng baguhin ang ugali ng tao eh. But you can influence them by your example. Ang hirap nang sasabihin sa downlines mo, active ka dapat. Dala ka ng dala ng recruit. Dapat dito, nagdi-direct ka na nagdi-direct. Tinuturo mo yung downline mo. Tapos ikaw, walang bagong direct. Benta tayo. Pero ikaw, wala kang benta. If you want to become really big and giants in this business, lead by example. Huwag mong asahan yung downline mo. Dapat ang inaasahan mo dito, sarili mo. Distributor, sabihin sa akin minsan, sir, tagal-tagal ko eh. Pag inumutok ng grupo ko, pag tinanong mo bakit, ang bagal kasi yung downline ko eh. Pero pukpukin. Mabagal pa na downline mo, di ba ganun? Tama. Di ba? Ba't mo iaasa sa downline mo pangarap kung dapat nakaasa sa kamay mo mga pangarap? Yes! Ang hirap na sabihin, hindi mo umutok grupo ko bakit? Bagal eh. Ibig sabihin, hindi naka-depend sa sarili mo ang income mo. You depend
your income, your success sa ibang tao. Ano pa pinag-usapan natin kanina? Kailangan leader. Kailangan ikaw responsible sa success. Hindi ka dapat umaasa. So lead by example. Work hard, friends. Walang shortcut dito. Talagang trabaho ito. Lalo na pag nagkaka-downline ka, nakakapagod. Kasi yung downline mo, magre-recruit. Ikaw kakausap. Yung downline ng downline mo, magre-recruit. Magpapa-home party. Busy yung upline mo, ikaw pupunta. Sa kabilang linya mo, meron pang isang tao nagpapa-OTP sa'yo. Andayin mong gagawin eh. Mahirap lang naman to sa una kasi mag-isa ka pa lang. Ikaw pa lang yung recruit ng recruit. Pero pag nanganak na yung downlines mo, tapos yung downlines mo, nagre-recruit na rin, nakakagana na, nakakayano na, nakakagigil na. Kaya lang, ang kailangan nyo maintindihan, habang dumadami kayo, mas nakakapagod. Kasi mas marami ka ng activity. Dati, ikaw lang nagdadala. Next time, yung dala mo, may dala. So, dami na kinakausap. Darating ang panahon, hindi na lang sa office nagdadala yung mga downlines ninyo. Gustong magpa one-on-one. Kasi may kaibigan sila, nakarating lang sa abroad. So, sabihin sa'yo, apply, punta natin sa bahay. Kasi hindi pa siya marunong. Tapos ikaw, may iba ka pang lakad sa kabilang linya mo. Kahit ibang grupo mo. So, in other words, kailangan bago dumating yung time na maging busy ka, ready ka na dapat. Huwag yung kung kailan malaki grupo nyo, doon kayo nag-aaral. Huli na kayo. Maganda yung habang nagsisimula ka, habang maliit pa yung grupo mo, habang hindi ka pa busy masyado sa activity ng grupo mo, since hindi ka pa masyado busy sa activity ng grupo mo, mas marami kang time umattend ng trainings. Umattend ka rin ng umattend. You know why? Kasi pag malaki na yung grupo mo at lahat niya may activity, maniwala ka. Mababawasan na yung pag-attend mo ng trainings. Problema, pag hindi ka marunong, doon ka palang maghahabol, magpapaturo. No. Kailangan bago dumating yung pagputok ng grupo mo, ready ka na sa skills na kailangan. So lead by example, pakita mo sa downline mo, independent ka. Ang pinirmahan yung application form, ano nakalagay? Independent distributors. Hindi nakalagay doon. Dependent distributors. Tama ba? Tama? Yes. So kailangan, you have to become independent. When I say independent, kahit wala siya, kaya mo mag-isa. Kaya mo maglakad. Alam mo, naalala ko kaya ako bumilis noon. Magmula nung hindi na ako sinasamahan ng uplines ko sa mga activity ko. Kasi the problem there is, pag naka-depend ka sa upline, you are at the mercy of the schedule of your upline. Pag di siya pwede, talakitakan. Eh, ang upline naman, fair lang yan eh. First come, first serve. Kung sino munang nagpa-schedule sa kanya, pinabubutan. Pangalawa, pag hindi ka marunong mag-OPP, you are at the mercy of the schedule of the seminars. E paano pag yung dala mo, yung recruit mo, hindi tugma sa seminar natin? Ama, hindi ka tulad pag ikaw, alam mo mag-OPP, alam mo maglakad. Your business becomes portable. Everywhere you go, pwede kang mag-recruit. Kahit nasa aeroplano, pinakamasarap mag-recruit sa airplane. Kasi hindi makahindik yung pausap mo. Hindi makababa eh. Marap. Oo lang. Marami tayong ganyan. The last time we were in the States, last November, I was with the U.S. delegates. Ang pinakamangamakusakal na recruiter dyan, sila Anita Tare, sila Mon Alburo, tsaka si Beth Alburo. Paniwala kayo yung katabi nila? Pagbaba, 7 heads. Walang papel, bolte. Ibig lang. Pag sakin namin aeroplano, syempre makapagod, tulog muna. Noong nagising, chika-chika yung katabi. Maya-maya, nagpapa-A na siya. Si Beth. Maya-maya, 7 heads. Your business becomes portable pagka marunong. Pangatlo, ang effect niyan, pag nakita ng downlines mo na kaya mo, you get the authority to tell them that they can do it also without you. Ako, isang beses lang ako sinamahan ng upline ko sa home party. And the rest was history. I'm in this business for the last 20 years. 20 long years, isang beses lang ako sinamahan. Mahirap ka naman. Kasi yung upline ko sa una ko networking, top distributor namin, parang Joseph Pitt. Yung sponsor ko at that time, yung Junkita na. He was my best.
top distributor siya ng FLP. So pag kukunin ko yung sa home party ko, nung bata pa naman. Pag kukunin ko siya sa home party, kailangan, wala siyang schedule. Yung ibig sabihin, titignan niya muna sa diary niya kung wala siyang schedule. Nang time na yun, di pa home sa diary. Bigotsu, sumahan mo naman ako next Sunday, may lamad ako, may home party ako. Teka lang ha, sasabihin ka, titignan niya muna yung diary niya. Pag puno na, pareho, puno na yan. Ano gagawin ko? Next Sunday na naman. You say, pag hindi ka marunong, one time na tiyempohan ko, Sunday, ako po, tuwan-tuwa ako. Nadala ko yun. Ngayon pa naman, bago mag-OPP, meron siyang CD ng buhay niya kasi na-feature siya sa Saron Cuneta, sa Eyewitness. So bago magsimula yung OPP, sa home party, imbis na company profile, buhay niya. Ba niya? Kaya pagka i-introduce ko siya at dumating sa harap, ay wala. Kaya yun na lahat. Kasi nakita siya eh. Dating jeepney driver, may Ferrari, ini-interview ni Saron Cuneta, ni Ses Glidon. Kaya ang sarap isama sa home party. Maya-maya, sabi doon sa audience ko, oh, gusto niyo ba bumalik ako dito next Sunday? Sabi ng audience ko, yes, magdadala kami. Tuwan-tuwa naman ako. Mag-uwi namin, oh. Sabi ko kay June, pare, thank you, ah. Nag-volunteer ka, babalik ka sa Sunday. Eh, alam ko, busy. Nag-drive lang, di kumikibo. Maya-maya, sabi ko, pare, ah, thank you, ah. Pumunta. Nag-drive lang. Kinakabahan na ako. Maya-maya, sabi sa akin, pare, hindi ako pwede sa Sunday. Sabi sa akin. Sinabi mo, babalik ka. Ayan na, namumutla na ako kasi ano ibig sabihin nun? Ako po. Hindi pa ako marunong eh. Kaya nung sinabi sa akin, ikaw pupunta, sabi ko, i-cancel na lang natin. Sabi ba naman sa akin, sige, cancel mo, sino ba makawala? O, panting at tega. Kinakumi ko. Pagdating niya sa amin sa place ko, nagdabog pa ako, sinara ko yung pinto niya. Kasi sama na loob eh, kasi ang usapan namin, best friend ko siya. Tutulungan niya ako sa lahat. Siyempre, pag ikaw gigil na networker, gusto mo mag-grupo, gusto mo yung upline mo eh. Kasi nga, ikaw, di pa marunong. Alam, wala, eh, nandun na. Pagdating ako sa home party, 11 ang audience ko. Pagdating ko sa home party ko, alam mo yung mga na-invite ng organizer, mga hugot lang kung saan tayo. Yung mga nagpakawal ang suit, ito matang sa bahay, may mga speaker. Yung mga na-attend, yung mga nakadaste, yung mga na ito nagpapadede pa na naman. Ito lang pa naman, kahit pag may mga ganun, ano, kahit iiwas mo yung mata mo, talagang bumabalik. Walang bumili. Ano? Binabalik ko na yung mga... Mayroon may lumapit sa akin yung matanda. Sabi sa akin, sir, pwede rin pa ba akong magpa-seminar sa lugar na? Ako po na buhayan. Ay sabi ko, tita, pwede po. Basta bumili lang kayo ng combo pack nyo para sa demo natin, yung combo pack nyo na ang i-dispose natin. Ay sige po, pupunta po ako bukas sa opisina nyo. Bibili po ako ng combo pack na yan. E di tuwan-tuwa ako na kapag pa ako may pay-in. The following day, Monday, pumunta yung Tita Desi. Bumili ng combo pa. Tapos, tinuruan ko siya paano mag-set up ng home party. Ng Sunday. The following Sunday, dahil marunong na ako, nairaos ko na paano yung home party, ako na uli yung pumunta doon sa next home party kahit wala si Zoom. Pagdating ko doon, puro mama. Mga 50 ang mama siguro, lalaki ng katawan. Hindi ko maintindihan. Demo ko, paliwanag ako ng business. Turns out, friends, yung Tita Tessie, nagtatrabaho pala sa factory sa Valenzuela. Nagtatrabaho ang factory nila, gawaan ng ketchup ng Jollibee. Alam niyo yung ketchup na kasi. Nagtatanong yung Tita Tessie, she is the oldest, pinakamatanda, pinakamatagal na factory worker doon. Ang tawag sa kanya, Nanay Tessie. Nanay-nanayan siya ng mga factory worker. Kaya pag sinabi niya mag-join kayo, nagsipag-join lang. Two and a half months, nag-manager ako sa kumpanyang yun. Because of that Tita Tessie. The miracle there is this. Kilala ko ba si Tita Tessie? No.